everyone! Welcome back to my channel. This is Minai Mom in South Korea. Samahan nyo kami ngayong araw na to. Medyo marami kaming gagawin. Kami talaga. Kasi today, kumpleto na naman kaming family ko. Si Alex naka-leave kasi kailangan niyang hakutin yung mga gamit niya from his office tel. Kasi he's gonna move back here again. Everyday na namin makakasama si Alex. Natapos na yung contract niya sa ibang lugar. So sa head office na siya magtatrabaho. That means everyday ko nang makakasamang matulog ang asawa ko. Yay! Good news yun. Kasi hindi naman ako sanay na malayo si Alex sa akin. Sa amin ng mga bata, yun. Tapos kailangan ko din magpa-car wash. Magpapalit na kaming mag-asawa ng sasakyan. Ang ginagamit ko kasi ngayon, yung SUV namin. Tapos si Alex, yung sedan. Originally, yung sedan, sasakyan ko yun. Pero, mas komportable akong gamitin yung maliit na sasakyan. Sobra kasing narrow nung parking space sa academy. Kaya lagi akong takot mag-park sa basement. Laging nag-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti yung sasakyan. Feeling ko laging magagasgas. So sabi ko kay Alex, magpalit na kami ng sasakyan. Total, malapit lang naman yung pinagtatrabawan ko. Hindi ko kailangan ng sobrang laking sasakyan. Ayun, ipapa-car wash ko. Bakit? Si Alex kasi, sa site siya nag-work. Hindi nga pinapa-car wash yung sedan. Sabi niya, madudumihan lang naman. May point naman, diba? Kasi sayang naman yung pera kung everyday madudumihan yung sasakyan. Pero dahil ako yung gagamit, ipapa-car wash ko. Ano pa? Ay, naku, eto pa. Alam nyo ba si Ina today? Magpapasukat na ng uniform niya for me the school. Ang bilis talaga ng panahon. Abangan nyo yung graduation ceremony ni Ina. I-share ko sa inyo to, netizens. Kasi nakasama talaga namin kayo sa paglaki ng mga bata. Yun. So, gusto kong ibahagi sa inyo ang happiness naming mag-asawa. Kasi finally, gagraduate na ng elementary si Ina. Ayun, madami pa kaming gagawin today. Hindi ko naiisa-isahin. Pero syempre, dahil a day in my life to, magluluto ako ng Filipino food. Kasi kompleto kaming maghahapunan. Yun. I was supposed to prepare lumpiang Shanghai last Christmas kasi request ni Tuki. Pero hindi ko nagawa kasi napagod na talaga ako. Kaya today ko na lang lulutuin. Anyway, to netizens, dyan lang kayo. Let's go. Yijin is already home from school. I bought him a Christmas gift. Kasi yung Christmas gifts regalo ni Alex 'yon. Para sa kanila magkapatid yan. Azebang Space. It's a robot. Last time na bumili kami ng Christmas gifts nila, sold out to sa mall. So I just decided na bumili online. Nakasave pa, mas mura. Excited si Izun, ayan. Dapat sa madilim to eh. Yan. So gagamitin nila magkapatid, mag natutulog sila. Wow! Maliwanag pa anak eh. Nice! Tapos si Alex, nasa bahay na. Yan, hinakot niya na yung mga gamit niya. Ito yung kortina. Oh, may payong din pala. Ah, yung mga gamit niya sa kitchen. Yung microwave, yan. Bago pa, may coffee table. Hindi ko alam saan ko lalagay ito ngayon. Hindi ko pwedeng i-dispose yung mga gamit niya kasi there's a possibility na magkakaroon siya ng bagong project sa ibang lugar. So magagamit niya pa tong mga gamit niya na iuuwi niya. Ayoko pa naman na maraming laman ng bahay. Anyway, ilalagay ko na lang to sa veranda. Actually, hindi ko pa naliligpit yung mga ginamit ko nung Christmas. Yan ano, madami pang laman yung kusina. Kasi hindi pa dry yung mga pinggan eh, and yung baso. So, air dry lang bago ko ilagay sa cabinet. Ito pa, nandyan. Tapos madami na naman akong aayusin and lalabhan. Walang katapusan. Nakabakasyon ako sa academy ng 1 week. Wala akong trabaho. Pero busy pa rin tayong mga mommies. Hi-ting, hi-ting, hi-ting! Alam niyo ba sa Korea? Fighting sa kanila yon. Fighting. Sa English, it's fighting, di ba? Sa kanila, fighting. Para ang gulo ng bahay, no? Ang dami kong kailangang ayusin. And itong kortina, kailangan kong labhan. Hindi pa ako nag-start mag-ayos na pagod na ako. Meron
meron tayong mga ganong moments, eh, di ba? Yung tamad na tamad tayong mag-ayos. Pero wala tayong choice kundi gawin. Itong dishwashing paste. Yan, dyan ko nalagay. Shampoo. Daming shampoo. Ay, hindi na magkasya. Okay, nagkasya. Good. May toothpaste pa, oh. Ang dami kong labahin and hugasin. Yung payong hindi pa nagagamit, ayan o, bagong-bago pa. Dito na natin ilagay sa lagayan ng payong. Ayan. Oh, what a mess, what a mess. May mga goodies din. Nakaisip ako ng perfect partner ng Lumpiang Shanghai. Magko-Korean ramen kami. Not bad, kasi malamig ang panahon. Oo nga, no. Nakapag-ayos tuloy ako nang wala sa oras. Pero keri na. Kailangan ko matapos to kagad bago tumating si Ina. Kasi may schedule kami ng pagpapasukat ng uniform niya. By appointment kasi yun, bawal kaming malate. Okay, may kettle si Alex. Hindi niya na to kailangan. Kasi may hot water na dyan. Mission cleared. Maayos na ulit ang bahay. Wala nang gulo-gulo. Yan. Maayos na din ang kusina. Naligpit ko na yung mga ginamit namin last Christmas. Ito ay aking lalabhan. Meron pa akong pinapaikot. Hindi pa tapos. Ina is already home. Hi, Ina. Okay, almost 3 o'clock na. Korean time. Tapos yung coffee table set sa veranda ko nilagay. Si Alex nagtutupi ng damit. Tinutulungan niya ako. Thank you. So, dito ko muna for the meantime nilagay yung coffee table set. Tapos, ito, dadali namin sa farm. Doon namin itatago muna. Ito ang aming veranda. Naging storage area. Yan. Tulungan ko si Alex magtupi. Maya-maya alis na kami. Kailangan naming magpasukat ng uniform ni Ina. Alis na kami. Si Izun na sa Math Academy. Hindi namin siya kasama. Ang aming driver, sweet lover. Okay. Oh. Grabe, ang dumi ni Pride. Oh my, nakikita niyo ba? So, eto na yung magiging sasakyan ko. Regalo to sa akin ni Alex. Ilang years na ba to? 7 years ago? Or 5 years ago? Hindi ko matandaan yan. Maayos naman ang sasakyan. May dash cam, i-update ko na lang, yan. Perfect to para sa solo lang na magda-drive. Hindi pang pamilya kasi masyado maliit sa loob yan. Sa likod si. Si Alex nag-park. Kami ni Ina mauuna na. Okay, let's go. That size looks better. Sister? Okay. Consent. Say okay. Oh, I think that one is better. Okay. Gan, dala niya ni uniform niya. Bili kami ng tinapay ni Ina. Si Alex nagpa-car wash na habang nagpapasukat kami kanina ng uniform. Dito ko sa bus stop, hihintayin si Alex. Tapos na siya magpa-car wash. Okay, nandito na si Alex. Niya na yung papagalitan na naman kami. Bawal kasi mag-park. Ayaw ni Alex yung mga ganitong illegal-illegal. Nagagalit. Kailangan ko na maghanda ng Lumpiang Shanghai. Ang partner ay Korean ramen. Perfect yun. Malamig eh. After naming kumuha ng uniform ni Ina, sumakit yung ulo ko. Kaya umidlip ako. Anyway, nakapag-rest na, ready to fight again. Fight, 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 fight. Fight, 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 fight sa kusina. Okay, simple lang ang Lumpiang Shanghai.
kung ano lang yung available na ingredients, yun na lang yung gagamitin ko. Start na tayo. Slice ko muna yung mga ingredients bago ko igisa yung baboy. May nagsabi kasi sa akin na mas luto daw yung baboy kung igigisa muna. Kailangan daw ng tubig na may tissue para yun yung nag-a-absorb ng anghang. Tama ba? Tapos, yung carrots. Iga-grind ko na lang. Ay, nice! Kayo, ano ulam nyo? Masarap to, maraming carrots. Mahilig ako sa carrots eh. May time naman ako to finish everything before the kids come home. Sibuyas din pala to. Ah. Then let's add garlic. Okay, igisa ko na yung pork bago ko ihalo sa gulay. This is the ground pork. Ito dapat yung isa sa mga handa ko nung Pasko. Pero hindi na kinaya ng powers ko. Okay naman yung Pasko namin. Nagustuhan naman ng buong family ko yung handa namin. Okay, syempre, we need cooking oil. Mainit na yung mantika. Pwede na nating ilagay yung ground pork. Alam nyo ba, itong tip na to na ginigisa muna yung ground pork bago i-fry, nakuha ko din sa Tunerizens. Kaya thank you sa lahat ng mga nagko-comment. And syempre sa mga nagko-personal message sa akin. Pwede ko nang timplahan ang ground pork ng salt and pepper. Ang gamit ko ay ang herb salt. Yan. Ground pork. Nag-brownish na. Si Alex ay nagmumuni-muni. Give me your heart. Heart, please. Tama ba itong ginagawa ko? Or dapat ginis ako nakasama yung sibuyas and bawang? Pwede naman. Masarap naman kasi na half-cook lang yung onions. Ay! Sira yung pambalot! Ay, sayang. Masyadong dikit-dikit. Mahirap din paghiwalay-hiwalayin. Kailangan maingat. Kada punit yung reaction eh. Okay na. Ito muna for now. Lumpia turon. Hindi mukhang lumpia, mukhang turon. Ano ba? So, sobrang taba. Carry na to. Ayun, matitira ihanda ko nga sa New Year. Hindi naman namin tumaubos kagad eh. Tama, at least less trabaho na, less handa. Done! May pang New Year na kami! Mamaya ko natatakpan. Medyo mainit pa. Fry na tayo. Siyempre, we need cooking oil. Mainit na yung mantika. Lagay na natin yung Shanghai. Okay. Oo. Wala, ano nangyari? Ba't nasunog? Magluluto na ako ng ramen. Nandito na yung mga bata. Nagpapakulo na ako ng tubig para sa ramen. Actually, ang pronunciation ng ramen sa Korean ay ramyeon. Ramyeon. I think ang ramen ay from Japan. So, ramyeon yung gagamitin ko pala. Ramyeon. Ilang beses eh, no? Paulit-ulit. Ito yung mga side dishes namin. Yan. Okay, luto na ang lumpia. Okay na siguro to. Kailangan ko na oil paper. Sunog naman. Tatakpan ko na lang yung sunog ng maayos. Okay, done. Okay, kumukulo na yung tubig.
simpleng luto lang to ng ramyun. Kasi nagmamadali na ako. Di ko na nilagyan ng ibang gulay. Keri na to. Para lang may sabaw kami. Perfect din naman ang ramyun sa mga kimchi eh. Iba't ibang klase ng side dishes. Pakuluin ko lang. Ganito ko na isa-serve yung lumpiang Shanghai. Masarap. Okay. This is our dinner. Lumpiang Shanghai, ramyun, rice, and different side dishes. Simple lang, pero special kasi magkakasama kami. Si Izun, gutom na. Say, mokoy na. Mag-wine si Alex. Sarap ng kain ah! Palagi na lang hindi masarap. Hindi masarap. This is my happiness. Magkakasama kaming kumain. Si Izun, maglalaro siya together with his friends. Kaya nagmamadaling kumain ng dinner. Pinayagan na namin. Bye-bye daw. Nakalimutan ko na tanggalin yung apron ko. Oh, di ba? Sobrang dinner. Parang Philippine style talaga, no? May natira pang buko pandan and leche flan from our Christmas handa. So, yung dessert namin. Feeling ko nga, aabot pa to hanggang New Year. Ang dami ko kasing ginawa. Oh, bumalik na si Ijun kasi masyado na malamig. Tapos na siya maglaro. 15 minutes lang sa labas. Si Alex din daw kakain. So, Ijun is going to teach you. If I say, holy moly, you say... Otopoli. To, Marta. Robocapoli. What the fuck? Okay, masarap ang dinner? Okay lang? Yeah. This is our video for today. I hope that you enjoyed watching. And if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinahay mami, South Korea. Cheers! Stay safe, everyone! Bye! Cheers! So, ganyan yung itsura. Ito yung robot. Yan.